Lukas, ikalawang kabanata. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Sirenio ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. "Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon." Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Pagsapit ng ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon: "Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon." Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon: "Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati." May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinatakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos,
nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos. Ngunit tutulig sa insya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. At ngayon'y 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinatakda ng kautosan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang bata'y lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkag, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit, hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo namang ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao.